Hi, this is Arnel from Arnel TV YouTube channel. Welcome ulit sa ating channel. Since meron na naman tayong bagong in-unbox na produkto na nabili natin sa Lazada at dumating na siya kagabi. Since na-order ko ito last week, na almost na more than a week siya dumating dahil overseas ko siya binili. So, usong-uso ito ngayon. At yung product na to ay tinatawag na portable neck fan dahil may brand siya. So ang pangalan niya ay Jisoo Life Portable Neck Fan na USB rechargeable siya. So meron itong 4000 mAh or milliampere hour, tama ba? And since meron tayong video ng unboxing, i-unbox muna natin. Okay guys, ito yung kanyang box. So napaka plain, pero maganda dahil malinis siyang tingnan. And then, ito naman yung mismong actual product. Yan. Actual product. Kung titingnan mo sa picture or sa pag nanonood ka ng video about ito, maliit lang siya. Pero sa totoo, sa personal, parang ang laki nga, tsaka bulky. Hindi siya manipis. Pero meron to, kung mapapansin nyo, since yung price nito is 1,000, nabili ko siya for 1,451 plus shipping fee na almost 1,500. Kasi kaya ko ito napili dahil mostly nang nakikita ko na nasa Lazada ay yung mga tumatagal lang ng 6 hours, 8 hours, 3 hours ganun. So kaya napili ko itong 4,000 mAh kasi para matagal siya na more than 10 hours siyang mo siyang magagamit. Sino ba naman na aalis, di ba? Bibili ka nito kasi mainit dahil useful siya kapag may lakad ka or aalis ka. So maganda na tuloy-tuloy na kung aabutin ka man sa biyahe or sa paglalakad o kung saan ka man nakarating, na aabutin ka ng isang buong araw sa lakad mo at ito ay nag-function or gumagana pa rin, hindi napaka-useful nun, di ba? So ito, ayan, test na lang natin para malaman nyo yung ano para sa akin, kung ano yung opinion ko kung gaano siya ka-effective yung lakas ng hangin niya habang ginagamit natin to. Since yung button nito ay nasa bandang likod, ito. Tatlong beses mo siyang pipindutin dahil yung unang pindot, yun yung parang pinaka number one niya. Diba, usually naman ang electric fan, meron siyang 3 buttons. Actually 4 kasi 0, 1, 2, 3. Ito naman, sa unang pindot mo, number 1. Then, susunod na pindot mo, number 2. And yung number 3, sa last na pindot yung pinakamalakas. So, susuot ko muna siya. Yan, ganyan siya pag sunod na natin. Medyo bulky, pero okay lang naman. Hindi naman din siya mabigat sa batok. Since mostly, di ba, yung ano, masakit pag mabigat sa batok, parang nakakangalay, di ba? Pero ito, okay lang naman. Then, press na natin. Yan. Since hindi nyo naman naririnig yung sounds ng motor niya, halos hindi man, tahimik lang siya. Hindi siya totally mainay dahil number 1 pa lang naman. Then, gagamit tayo ng tissue. Hindi ko na pupunit-punitin. Yung iba kasi nasa ano, nandun sa mga YouTube vlog, pinupunit nila para mas madaling pag na... Di ba, syempre pag pinunit mo yung purpose ng tissue, di ba pag may konting hangin, maanong kagad. Maganda na yung medyo kapalan natin ng konti para makikita nyo na mayroong konting bigat kahit pa paano yung tissue, kahit na ano siya, buo siya. Para makita nyo talaga na madadaan na siya ng hangin or kung yung force ng hangin dito sa tissue na. Yan, kumikita nyo, umaangat siya. Sa number 1, napapaangat niya na yung tissue. Kasi kung hindi, ayan, ganyan siya, diba? Sa number 1 to, yung kinapat ko sa motor, napapaangat niya. And then, number 2 naman. Wait lang. Number 2, may
Hindi medyo. Maingay na siya ng konti. Pero ramdam mo na malakas na yung motor niya at malakas-lakas na yung hangin. Yung tama ng hangin, since yung itong mga butas-butas na ito, parang tumatama siya sa mismong panga mo, pataas. Ganon yung ano niya, yung direction ng hangin niya. Okay, number 2. Ayan na siya. Mas malakas siya sa number 1, of course. Mas malakas naman talaga sa number 1. Naano niya na talaga. Nabubuhat niya na yung tissue ng hindi yung ayan, nabubuhat na niya ng buo yung tissue. Nahahawi-hawi niya na. Hintay naman natin yung number 2. Remember ka, maingay na to sa number 2. Pero kaya pa naman, pag may nagsasalita or may kausap ka, marinig mo pa rin naman. Pero sa napansin ko, may ano, habang meron akong kasama, tapos nilakasan ko to, I mean number 2 or number 3, naririnig nila yung ingay. Pero malapit lang, siguro mga katapat mo yung kausap mo, marinig nila. Pero okay lang naman. Okay, isang ba yung ito? Yan, number 4, maingay na talaga siya. Ayan. Nakita nyo, naano na niya. Nililipad na yung tissue talaga. Nalilipad na talaga niya. Diba, nakaangat na. Hindi na siya talaga magkakaroon ng chance bumaba. Kahit anong gawin ko, na ano, lilipad rin na talaga siya. Ayan. Ayan. So, I think, patay na natin eh. Sa unang pindot number 1, sa pangalawang pindot number 2, pangalawang pindot number 3 yung pinakamalakas. Sa apat na pindot, namamatay na siya. Ayan. Since mukha naman siyang matibay dahil plastic naman yung material niya. And meron siyang, ano to? Parang kabilaan. Meron din siyang butas dito. I think dito pumapasok yung hangin. Pahigo? Ay, sa tingin ko lang. Ayan. So kung may katanungan pa kayo, kung sakali man na since ako yung sa ngayon na ako gamit dahil bumili ako, kung meron kayong katanungan na alam kong masasagot ko sa paggamit nito, just comment down below para masagot natin yan. Okay? Maraming salamat and don't forget to click the notification bell and subscribe na rin kayo. Maraming salamat. Bye-bye.